Kumusta mga bata? Magandang hapon. Alam niyo ba, may napulot akong isang lumang aklat. Mga alamat at kwentong bayan. Alam niyo ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang kwentong bayan tungkol sa dahilan kung paano o bakit nangyayari ang bagay-bagay sa daigdig at kinatutulutan ng aral. Mabasa na tayo. Ang ibong pinarasahan ng hali. Daan-daang taon na ang nakalimpas, sa isang kaharian ay may isang haring mahilig mag-alaga ng mga ibon at hayop. May alaga siyang mababoy, kabayo, manok, bibi, tagak at iba pang ibon. Noong panahong yaon, ang magpagkaiba lamang ng tagak at bibi ay ang kanilang matuka. Pero magkasing haba sila ng leeg. Mahal ng hari ang kanyang maalaga. Araw-araw ay hindi niya nakakatlig taang dalawin ng mga ito. Ang haring nasabi ay mahal ng mga tao. Marunong siya at mabuti sa lahat. Kaya lamang ay masamang nagpaparusa sa mga hindi sumusunod sa kanyang utos. Ang pinagtataka lamang ng mamang ng sasakupan ay kung bakit nalalaman ng hari ang anumang darating na pangyayari. Halimbawa ay nang ang lahat na mas paghanda. Pangkat babaha at bumahanga ng araw na sinabi niyang hari. Isang araw naman, inutusan ng hari ang kanyang sundalo na mag-abang sa isang lugar ng karian. May piratang darating at magnanakaw doon. Nagkatotoo rin ang kanyang tinuran. Isang umaga ay nag-uusap ang mga hayop at ibong alaga ng hari. Mahanga ako sa ating mahal na hari, sabi ni Bibi. Lahat ng sinasabi ay nangyayari. Oo nga, sang-ayon ng kabayo. Kaparis niyo, minsan may nagpalanong siya'y patayin. Nalaman niya agad. Kaya nahuli ang sanay maging kriminal. Siguro'y may itinatagong galing ang mahal na hali ay mahari. Wika ng ang aso. Yan ang totoo, sagot ng tagak. At paano mo nalaman, aber? Tanong ng baboy. Mangyari kahapon ay sinundan ko siya, tugon ng tagak. Nakita ko siya na pumasok sa isang kwarto at may ginawa doon. Nasigarado ko sa yon ay nanad doon siya kumuha ng galing. Naku, huwag mo nang uli-uli gagawin yon. Pagpakli ng manok. Baka mahuli ka ay tiyak na paparusahan ka ng mahal na hari. Hindi nakinig ang tagak. Isang araw ay sundan uli ang hari nang pumasok sa isang sadyang silid. Nakita ng tagak na ang hari ay may kinuhang isang pirasong karne ng mesang naroon. Kinain ng hari ang karne matapos magdasal. Nanlaki ang mata ng tagak nang makitang nabuo muli ang karne. Ah, iyon palang kanyang galing, nasabi sa sarili ng tagak. Totoo ang
taha ng taga. Ang karneng kinagat ng hari ay siyang nagbibigay sa kanya ng talas ng isip, pagdinig at pangamoy. Kaya nabatid halos ang lahat at talos din ng hari na naroon ang tagak. Mabilis ang ginawa niyang pagkakalapit sa tagak nang parang napata sa kanuroroan. Bakit mo ako sinundan dito? Mabalik na tanong ng hari. Hindi nakasagot dahutok man ang taga. May masama kang intensyon sa pagsunod sa akin dito. Galit ang hari. At dahil sa ginawa mo, parurusan kita. Hinawakan ng hari ang tagak sa ulo at sa paan nito. Bilang parusa ko sa iyo, pahahabain ko ang iyong paa at leeg. Parang gumang sumunod ng ulo at dalawang paa ng tagak habang hinihila ng hari. At mula noon, ang tagak ay nagkaroon ng mahabang paa at leeg. At doon nagtatapos ang kwento. Mga bata, may natutunan ba kayo? Ako meron. Huwag natin gagayain ang tagak. Masama kasi yung balak niya sa hari. Mapaparusahan rin tayo kapag ginaya natin si tagak. Bad kasi si tagak, kaya huwag ngayon gagayain ha. Yun ang akin natutunan. Bye! Thank you for watching!